Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for tonight. Thank you for another learning, for teaching us, Lord God, and for all the wisdom. Thank you for the life applications, Lord God. Thank you for blessing us. Thank you for our church who's so eager, so hungry, so thirsty, Lord God, for your word. And thank you for quenching their thirst, Lord God. Teach us, be our teacher tonight. And as we pray, as we fast, may all our petitions will be heard and positively answered, Lord God, in Jesus' name. Amen, amen. Good evening. Pangalawang gabi ng prayer and fasting at devotion. Pangsyam na gabi sa 52 nights ng walk through the Bible. So, simulan na agad natin. Take away at ano, Pinoy take out agad, no? Ano ba ang take out nyo sa Book of Samuel? Dalawa yan, isang first and second. So sa first Samuel, mga bida natin, si Samuel mismo. Diba? Nakilala nyo si Hannah, yung nanay niya. Tatay niya si Elkanah. No? Tapos nakilala nyo si Eli, si Hophni, at saka si Phinehas. Nakilala nyo si, sino pa ba? Si King David, syempre. Diba? O, ano yung Ebenezer niyo? Kaya pag-usapan niyo mamaya, Ebenezer. Okay, let's start. Sino gusto magsimula ng kanyang Pinoy take-out? Habang paparating yung iba, habang nag-join yung iba. Sinong gustong mag-start? Ayan. Tawagin na natin, unang-una, si... Sige, maganda tayo, raffle tayo dito. Tanda-da-dan! Dapat may may nagtasa ng kamay. No, unahin na natin yun. Kita na si, go ahead. Yeah, kasi may question po kayo kanina. What is the stone? What is the stone of help? Mm-hmm. How God help you? Yun po yung question nyo. Yeah. Actually po yung the help of God, you cannot count it. For me, I cannot count gaano ako tinulungan ng Panginoon. Kasi kung sasabihin ko po ito, abot po tayo ng alas 9 ng gabi. So, I can say it's a infinite. Infinite that God bless me every day. That is already yung tulong ng Panginoon sa akin. Nakapunta ko dito. I mean po, marami po akong infinite. I all can say is ang tulong ng Panginoon sa akin ay infinite. Tapos yung lesson na sinabi niyo, nako, paano ko basahin? How faith, nako, how si Hannah is very faithful sa Panginoon. Nabanggit niyo, kung mag-isa ka, anong relation mo sa God? Yung kay Hannah po, nako, consider po na I can consider I'm not Hannah yet. I'm still in the I'm still parang hagdanan. Na yung faith ko sa Panginoon is still in hagdanan. And yung pong in relationship ko po sa mga anak ko, before they don't know about God, but alam ko minsan mga anak ko medyo matitigas ang ulo, dalawang lalaki, but I keep on praying that God will give them wisdom and knowledge from God every day po. Tapos praise God na they know how God bless them. At kaya sabi ko, kung alam ko lang na sana, nalaman ko na yung Panginoon noong pa sana. Pero kaya ngayon po, dahil ako ay makasalanan at pinatawad ng Panginoon, yun po ang aking, how do you call it, parang si Hannah na ginagabayan niya si Samuel. So, ang mga anak ko, maminsan nagiging salt sila. Yun. Pero kahit na naging so-sol ang mga anak ko paminsan, so I still keep on feeding them the word of God. So, yun lang po. Obedience, yeah. I need to be obedient to the Lord at para patuloy niya po kung pinapatawad sa mga kasalanan. And I have a conviction. Nako-convict ako pag mayroon akong ginagawang not pleasing to the Lord. Amen po. Amen. Amen. Thank you, Tita Nancy. So, ang Ebenezer niya ay infinite, kumbaga ang help ng Panginoon sa kanya. Good evening, Pastor Bert, Tita Elvie, good evening. All right, so Tita Nancy. Good gabi po. Good
Good evening po. Tita Nancy, eh, manturo na kayo. Maging makapili na kayo. Panahon ng hapon. Sino ang susunod? Sorry, patawarin niyo ako. Hindi makapagturo. Sorry po ha. Kung sino lang volunteer. I don't know po. Sorry po. Kaya na lang po. Sige, next volunteer daw. Next volunteer. Naiya si tita magturo eh. Okay. Volunteer? Anybody? Ikaw naman? Historical books. Volunteer ko na si, you know, Josie. Binolunteer niya ako parang si ano eh, no? Yung mag-asawang... Eager na eh. Go ahead, tita. Ano sa akin? Ah, sa akin, yung kay Hanan din. Ay, Giselle. Na walang imposible sa ating Panginoon kapag niloob niya at ginusto niya para sa atin, mangyayari po yun. At kapag naman po nangako tayo sa ating Panginoon, dapat tutuparin po natin. Yun lang po. Laba. Tinupad niya kasi yung ano eh. Halimbawa, binigay na sa atin yung... Opo, pagka po tinupad na sa atin yung pangako niya sa atin, itinupad ng ating Panginoon. Tapos nangako rin tayo kapag binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng trabaho, maglilingkod na ako sa ating Panginoon. Ganito, nang binigyan ng trabaho, naging busy na sa trabaho, hindi na rin nakapaglingkod sa ating Panginoon. Kapag nangako tayo sa atin, lalong-lalo na sa ating Panginoon, tutuparin natin. Kasi ang Panginoon, pag nangako din sa atin, tinutupad niya lalong-lalo na kung kalooban niya para sa atin. Opo. Dati naalala ko po, meron pong ano, tinulungan namin mag-pray kasi gusto niya daw ng sasakyan para daw masundo niya yung tatay niya, nanay niya, sa mga kapatid niya. So sabi niya pa nga eh, baka kung pwede, malaki-laki na para mas marami ako masundo. Para lahat na. Yeah, dadaling ko sa church, parang gano'n, parang van. Aba, makaraan ng isang buwan at kalahati, nag-provide ang Lord sa kanya ng pan-down payment, nakabili siya ng van. Mm-hmm. So, answered prayer. Yun, di na namin nakita sa church. kasi naging business niya, ano, yung bang pag kami nag-outing, nag-papa-arkila siya, So mostly ano yun, weekend yun. Yeah, weekend yun. So yeah. Ang nangyari, yung hiningi niya, hindi tapos nag-promise siya sa Panginoon, pag binigay niyo to talaga, dadaling ko dito yung tatay ko, nanay ko, kahit yung kapitbahay nila, dadaling ko dito. Pero baga, hindi katulad ni Hannah, nasabi niya dedicate ko tong si Samuel sa'yo. Alam mo yun, nangako talaga siya. So, ganun din dapat tayo. Binigay na, huwag tayong makalimot sa Diyos, di ba? Amen. Thank you. I-add lang ako, Pastor, tungkol doon. Kasi kala nung iba, yung material things sa blessing. Yes. So, hindi, sometimes nagiging burden yun o nagiging hindrance para mapalapit sa Panginoon. For me kasi ang definition ko ng blessing is anything that you will get closer to God, whether it's a difficult situation or any problems na lalo ka mapalapit sa Panginoon, yun ang blessing na tinatawag. Kasi si Samuel hindi naman sa material eh. Mm-hmm. Anak yun eh, di ba? Ang gandang gift kaya na meron kang anak. Di ba? So, at saka yung mga situation ba? Situation, yes. O na binigay sa iyo ng Panginoon. Anything that you will get closer to God, that's a blessing. Mm-hmm. Whether it's a sickness or difficult situation, yeah. Napalapit ka sa Panginoon, that's a blessing. Ayan. Sa ating mga Pinoy, common yung immigration problem. So pagka sinagot ng Panginoon yung mga ano natin, mga panalangin natin, eh di ba, malaking blessing 'yun. Di ba? Siguro 99% ng mga Pinoy, no, eh nagsisimula sa talaga sa immigration problem na ang mahal ng mga binabayad natin sa mga lawyers, di ba po? Tapos kung ano-anong mga documents ang pinapasa natin just to be legalized and everything will be okay.
hanggang sa maging citizen tayo. No, and yet the Lord is faithful na alam niya na lahat tayo ay patuloy niyang inaayos, di ba? So amen. Amen. So madami pang blessing na pwede pang masabi. Okay, Tita Brother Noel, meron ka pang itadagdag? Yung stone of health mo, ano yun? Marami. Kaya binasur ko, marami, yeah. Maraming blessing na dumating sa amin. One example is yung pagpunta namin dito sa Amerika. Ako yung taong walang planong pumunta dito sa Amerika. Kasi quite a thought na yung work ko dito sa Pilipinas, okay naman kayo ron. Nandito yung mga kapatid, sabi ko, sarili ko, dyan na lang kayo, dito na lang ako. But may plan pala sa akin sa amin si Lord. Nung I lost my job. Sabi, naalala ko, I remember sabi sa akin nung pastora namin, mag-excited ka, Noel. I cannot forget that word na sinabi. Mag-excited ka, Noel, kung ano yung gagawin sa'yo ni Lord. At yun nga, dinala kami rito dahil alam ko na even sa Philippines, naging faithful naman kami sa paglilingkod sa Panginoon, me and my whole family. Kaya yun ang promise sa amin, Lord. Kaya na nakarating kami siguro and we're enjoying it and naging maayos yung lahat sa amin. Unexpected talaga. Amen. Yun. Nag-ministry pa kayo dito, di ba? Yeah. Pinagpatuloy lang namin actually dahil sa Pilipinas, ganun din yung ginagawa namin. Amen. So yung ministry ni Josie doon, same ministry na ginagawa niya rito. Amen. So yeah. Praise and worship and everything. Tsaka, ayun, pati yung mga bata. So active sila sa Sunday school and everything. Yun po. So, at kaya sobrang blessing po yung binigay sa amin ni Lord. Mm-hmm. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Sino po ang inyo pong napupuso at nagustong sumunod? Magturo na kayo. Tama. Si Kumare. Kumare. Ready na yan, ready na yan. Si Kumare. O baka maiyak na lang kayo, pastor. Si Kumare. Maluhana naman ako niyan, ha, tita. Ako, ito si magandang gabi po. Good evening. Naka-ready na nga po siya kasi sinusulat niya po eh. Hindi po kasi siya sanay ng impromptu. Tama naman. Sa akin naman po, ang takeaway ko po ngayong gabi, huwag po tayong makakalimot magpasalamat sa Diyos sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. Gaya ni Hannah, noong binigyan po siya ng anak na si Samuel, huwag din po tayong maiinip kung natatagal lang po yung mga hiling natin sa kanya. Maghintay lang po tayo at magtiwala sa kanya gaya ni David. Yun lang po. Amen. Matutumulong tayo. Pagkat maghintay ka lamang. Good evening, Kiko. Good evening, Jeannie. Good evening, Pastor Bong. Tita Fe, good evening. Hi, Darren. Good evening. Ayan. Good evening. Good evening po. Good evening lahat. Good evening po. Good evening, good evening. Thank you, Tita Vilma. Wonderfully explained. Sino po ang napipisil niyo na susunod? Next. E ba't ikaw? Ako tinuro. Ako po mag-share po ako ng personal experience. Okay. Okay lang naman po kahit i-record. Kagabi po kasi after nung devotion, nag-uusap po kaming mag-asawa ko ano pong prayer request kasi sabi ko may mga prayer request. Tapos sabi niya, "Bakit hindi mo isama yung baby?" Tapos sabi ko, "Bakit ko isasama? Eh baka magtawanan sila kasi wala ka naman dito." Tapos ang prayer request ko, baby. So actually po, baka maiyak pa ako. Actually po, last year, birthday niya po nung ma-receive namin yung news na baka hindi po kami magka-baby. And then, timing naman po na today, yun po yung dinis-discuss. So,
sabi ko nga po kay Ate Jill, bago sila umalis, sabi ko, parang may message yata si Lord sa akin na magtiwala lang po. Amen. At manatili na one day, magkakaroon din po kami ng blessing in a form of a son. Amen. Or a daughter. So yun po yung ano ko po tonight. Amen, amen, amen. Perfect yung ano pala ngayon sa'yo. Opo, kaya na-amaze lang po ko kasi sakto po sabi ko, kahapon pinag-uusapan lang namin. Actually, kagabi after po nitong devotion. And then wala naman po sa idea ko na yung Book of Samuel, eh yun po yung i-discuss. So, actually po yung verse lang po na pinost ni Pastor yung pinasa ko kagabi. And then I was moved and amazed nung nakinig po ko tonight. So, yun po. Amen. Amen. Naalala ko lang dati sa AO1 Church of the Nazarene. Nung ako yung pastor doon, may mga couples doon na hindi nabubuntis, no? Ilan ba yan? Tatlo ba sila? Oo, madami sila. Huwag na banggitin yung pangalan. hindi sila nabubuntis, no? Ngayon, sabi ko, gusto niyo ba mabuntis? Di mag-pray tayo. Di nag-pray kami. Kala ko kasi mabunta sa uban nito eh. Hindi sila sabay-sabay ng anak. Tapos hindi lang isa. Dalawa, tatlo. So, alam niyo yun. Meron kaming inside joke na, gusto mong mabuntis? Pasapin mo si pastor. So, wala yung posible sa joke. Na-mute ko pag ginasasalita. Yeah, wag muna ngayon, Jayang. Magkalayo kayo. Sabi ko, bakit ko sasama sa prayer request? Eh, baka matawa sila kasi magkalayo kami tapos we wish namin baby. Ang unang sasagutin ng Panginoon, magkita kayo agad. Yan ang unang sasagutin. Yeah, pangalawa niyang sasagutin, bago na namang tatakbo-takbo dyan sa Wiley Chapel at sa courtyard. Amen. Amen. Madadagdagan na naman tayo. Naalala ko lang, Pastor Ray, pakilagay na si Bogart doon sa listahan natin. Magugulat ka na talagang mapapa-praise the Lord ka pag sinagot ng Panginoon. Diba? Sa mata natin, imposible. Sa mata ng doktor, ng siyensya, imposible. Pero walang imposible sa Diyos. 90-year-old si Sarah na nanganak. Diba? Barren si Hannah, barren si Rachel, 'di ba? So, madaming barren sa Bible na nanganak, 'di ba? So, 'yun. Keep the faith. Kayang-kaya ni Lord 'yan. Sister LB gusto pa daw isa na kami. Sister LB gusto ng apo, hindi ng anak. Apo ang pag-ibig. So, okay, Jaya, sino ang ano mo? Napipisil mong kasunod? Sino po bang nandito? Si Sister Jasmine na lang po. Siya una ko nakita eh. Sister Jasmine, your turn. Good evening po. Good evening. Ano po? Yung takeaway ko po is God's love is too high, too wide, and too deep. That we cannot comprehend despite of our sins. He will forgive us if we have true repentance. Tulad ni David. Tulad po ni David. Tsaka, di ba po, kung sa atin po, yung katulad po nung topic po natin dun kay Ruth, si Ruth, yung babae. Sa Rehab po. Di ba po, kahit gano'ng karami yung, kahit gano'ng kaano yung kasalanan niya, na yung heart niya is nag-repent siya kay God po. Nilinis po siya. Kaya para sa atin naman po, kahit gano'ng kalaki yung mga nagawa natin mga kasalanan na sobra-sobra, si Gary, kasi si Jaya kayo na. Ano po, basta humingi lang po tayo ng totoong, yung mag-repent po tayo ng totoo talaga sa puso po natin. 1 John 1:9. Si God, papatawarin po niya tayo. And, kasi merciful po siya.
we will remember no more. Yan lang po. Salamat po. Amen. Amen. Thank you, Sister Jasmine. Next, sino po ang napipisil niyo, Sister Jasmine? Ay, kong. Ito po. Gumante na. Gumante. Sinuro mo siya kagabi. Ako na. Isa kayo po, takeaway ko po. Kapag gusto ng tao, hindi nagtatagal. Kapag gusto ng Diyos, sigurado magtatagal. Only Jesus the is the one true king. Amen. Kasi po, di po ba yung mga Israelites makukulit, gusto nila nang may maglilid sa kanila. Yeah. Kaya ang gusto nga ni Lord, eh, si Jesus ang one true king. So, pero pinagbigyan pa rin sila. So, dumaan po ang different generations, iba-ibang king, kay Saul, and then kay David. Sa una, si Saul, maganda yung nagawa niya, pero fall short pa rin. Si David was a great king, pero nag-fall short pa rin. Si Jesus lang talaga yung one true perfect king. Mm, yeah, yeah. Amen. Hindi nila napansin kasi na ano, na kumbaga, kasi ang napansin lang nila, bakit tayo lang ang walang king? Lahat ng kapitbahay natin na bansa, may hari. So nainggit sila. Di nila na-realize na talagang sinadya ng Panginoon na wala silang king. Kasi ang king na nila, diretso na. Si Jesus. Diba? So, eh, kaya ano eh, kaya mabigat sa Lord na sinabi niya na, na kapag ka humingi kayo ng king, pahihirapan niya kayo. Kumbaga, taxes, magiging malupit siya. Kahit sino maging king, aabuso sa pwesto. O ngayon, kung titingnan niyo yung history ng Israel, lahat halos, no? Halos lahat nung naging hari nila ay naging baluktot. Kumbaga, iilan lang yung hari na maayos. No? Hi, good evening, Pastor Tin, Brother Cons, good evening. Okay. Next, Brother Aldrin, sino ang gusto mong next? Si Allison. Allison May. Sorry po. Ang takeaway ko po is it doesn't really matter how you look like in like your outer form. What's important is what's in your heart. And that's what I get from yun nga po story of David. So yung nung naghahanap ng another king except from Saul, yung papalit kay Saul. Tapos narinig ko din. And also na study na din po to as like, you know, like kid Bible study. Yung si Samuel, pumunta siya kay Jess para tignan yung mga anak niya. And then si Jess, para siyang, he was so confident to introduce his son that looked perfect with his stance, his look, and everything else. And then he was thinking that, oh, this one looks deserving. Mm-hmm. But he's not really thinking about the quality. Mm-hmm. I don't know if parang na-convince si Samuel, pero but at some point, syempre, sinabihan siya ni God na hindi nga yung son na yon, but si David. Mm-hmm. Tapos nakita ko din yung, naalala ko na parang na-confuse yata yung tatay na, bakit si David? Mm-hmm. And then at some point, yung parang hinuhusgahan. Pero something na hindi alam ng tatay is because David had the heart and that anointing heart is from the Lord, sabi niyo nga po dun sa video. And so, yun po, naisip ko po na it doesn't matter how much people criticize you just because of how they see you in the, from the outside. Because they don't really know your relationship with the Lord. And pretty sure pretty much nausgan din yata si David no other people, but hindi yun yung nanaig eh. He didn't care about that. He just cared how God looks at him and how God sees him. So that's something that I liked po. And amen. I learned. Amen. Alam mo, Allison, ang yung konsepto na yun, maaring nakuha nila doon sa unang hari. Kung paano pumili yung Israel ng unang hari.
pinili nila si King Saul kasi matangkad sa kagwapo. So yun yung basehan, alam niyo yun. So outside the appearance. So base dun sa pattern na yun, yun din yung naging pattern ng tatay ni David na si Jesse. Sabi niya, ay nako, siguro ang gusto nito yung panganay kong anak kasi gwapo na, matangkad pa. At saka army ng Israel to eh. Matapang, malakas. No, sabi ni Samuel, hindi yan. O sabi niya, ay malamang yung pangalawa. Ganun din eh, parehas din eh. Sabi ni Samuel, hindi yan. O yung pangatlo, yung pang-apat, yung pang-lima, pang-ani, ang daming presinte. So sabi ni Samuel, hindi sila eh. Sabi ng Lord, hindi sila. So sabi ni Samuel, may baka pa bang anak? Sabi niya, ay, muntik pang malimutan, di ba? Kumbaga, alam niyo yung parang sa ano, Home Alone, nalimutan si ano, Kevin, parang ganoon. Nalimutan kasi alam niyo, pag ang trabaho mo, army ka ng Israel during that time, astig ka. Kumbaga, premyado kang anak. Pero ang pagtrabaho mo, inilagay ka ng tatay mo, shepherd boy, doon ka sa ano, babantayan mo sa leon, sa poprotektahan mo yung tupa mo. So ibig sabihin, pinakaaba yung trabaho ni David. Tapos ang sabi ni Jesse, ng tatay niya, meron pang isa, sabi niya. Pag binasa niyo, no, sabi niya, meron pang isa. Yung bunso. No? Pero shepherd boy lang yun eh. No? Alam niyo, sabi ni, ano, ni Lord kay Samuel, siya yun. So sabi ngayon ni, ano, ni Samuel, okay, pakitawag at walang uupo hanggat di dumarating ang future king. Astig, di ba? Kumbaga, parang, ayun, yun ang utos ni Samuel. Walang uupo, dapat lahat kayo nakatayo. E paano kung dalawang oras yung biyahe nun? Nakatayo sila dalawang oras? I mean, ganun yung pagpapahalaga ng Panginoon kay David. Talagang yung nahuhuli, nilagay niya sa una. Yung nauuna, nilagay niya sa huli. Kaya yung pagpapakumbaba ay malaking bagay. Ang Diyos hindi tumitingin sa outside appearance natin. Natingin siya lagi sa puso. Diba? Kahit na mukhang luma yung simbahan natin, hindi naman natingin siya ng Diyos. Natingin siya sa puso ng mga nagsisimba. Di ba po? So, ayun. Salamat, Alison. Sino ang next mong victim? Pili ka na. Ayan, yung ay, tita, nagpakaba po sa akin kahapon. Nagpakaba sa'yo. Sige, sino? Kapwa, yun din po. Kuya CJ and Kuya Tyrone. Hindi naman to si, ano, si CJ and Tyrone. Hindi to si Hopney and Pineas, ha? Si CJ and Tyrone yan. Hello po. Lugi naman kami. Actually, hindi rin yung tatay ni si Eli. Si Eli. Yung wala po na. Yung tatay. Si Baba. Alright, go. Abang, yung tatapos na po yung binanggit po ni Aliso kanina na pag-usapan pa namin kung ano po yung final na takeaway po namin. Aba talaga nga. Parang sabi niya. Okay. So, sabi po is, dadagdigan na lang po ni Tyra sa ako na po mauna. So, the main takeaway po namin is that God answers prayers. So, yung kagaling po na nabanggit po kanina natin is impossible with God. So, yun po yung parang main na tumatak po sa aming ano sa amin. So just like what happened to Hannah, God answers Hannah's prayer by giving her a son. Through this book, we remain to be faithful and obedient to God. And lastly, we be obedient just like Samuel and David and not to be like Saul. Kasi po, just like na mentioned po kanina, Saul is arrogant and disobedient. So parang we remind ourselves through this book, na parang we will live a life just like Samuel and David na obedient, living life based on God's plans for us because His plans are always perfect. So, yun po. Ayan, dadagdagan po yung time. Dadagdagan po. Yeah. Or okay. Sige. So, yun nga, sa unang, parang sa first part ng takeaway namin is, yun nga, based nga sa story wherein even if the odds, parang yung odds po na parang almost impossible kasi. Pero yun nga, as we know, like time and time again sa Bible, nung una, si Sarah, barren siya, tapos binigyan ni Lord ng anak. So para kaya niya gumawa ng, kaya niya gumawa ng miracles as long as
parang magiging maniniwala ka lang sa kanya. So, yeah. Sa second part, yung sa part sinabi ni CJ na about kay Soul and King B. Kay Soul. Wherein, even if parang dahil nasa high position si Soul, akala niya na parang kaya niya nagawin lahat. Kasi sabi, God is on my side. Yung parang naging arrogant. So dapat parang i-humble rin natin sarili natin, na itama rin natin sarili natin na hindi tayong mapapasama. Mm. And yun yan. Yeah. That's it. Pero reminder lang ah, si King Saul started well. He was a good king. He was a good choice actually. No? And ang problema lang, nalunod sa ano, sa katanyagan, sa power, no? At this is a good reminder for us also as a church. Obviously we are rebuilding well, we are starting well, and this must be a reminder to all of us na wag pumasok sa utak natin, sa ulo natin, yung paglago natin, don't sit in our laurel, yeah, yung paglakas natin. 'Di ba, yung kumbaga, wag tayong maging parang ay mahina yung ibang church, kami mas malakas, mas magaling, parang ganoon, 'di ba? Kumbaga, maging reminder to sa ating lahat. Na siyempre, personal, maging reminder sa atin na to keep yung ating humility na sa Panginoon. Yes. Si Daddy James. Ilan mo yan, ilan na nila. Copy paste. Ayun, nakilala niyo si Hana. Okay, Tyron, sino pipiliin niyo? Pipiliin natin. Kiko. Andyan na si Kiko. Oh, Kiks, ikaw na daw. Kiko. Okay po. Take away ko po, Ang nakita ko lang kay David, yung pakikitungo niya sa mga tao as is responsible to help. Siyempre yung pinakita yung humble niya. Yan yung rason kung bakit malaki ang tiwala ni Lord sa kanya. Yan lang po. Amen. Thank you, Kiko. Kiko, sinong pipiliin mo? Piliin ko po yung tumulong. Tumulong? Sino tumulong sa'yo? Hindi, I mean, pipiliin mo next na magsasalita. Okay po. Si ano po? Si Ate Darin. Ate Darin. Okay. Thank you, Kiko. Ate Darin, ikaw na daw. Hey. Hello po. Good evening. Good evening. Ang lesson ko po na natutunan sa libro ng Samuel, 1 Samuel, is yung the incredible the testimony of friendship between David and Jonathan. Kasi nabasa ko dito sa Bible yung story nila. So alam naman po natin na may gap between King Saul and David, kasi to the point na gusto pang patayin ni, hello po, ano? Go ahead. Kasi to the point na gusto pang patayin ni King Saul si David because of jealousy. Mm-hmm. No? Pero Jonathan still pursue David to be his true friend. No? And their friendship sticks through thick and thin talaga. Mm-hmm. So, ang aking natutunan, one thing na aking na-realize, no, about friends is hindi lahat ng pagkakaibigan ay nagtatagal. Whereas yung iba, aren't hindi pa nga totoo from the start. Eh. But when we have the right kind of friends, we are assured of greater service. So, wag natin kakalimutan na yung matalik na kaibigan na meron tayo is Jesus Christ. No, na sinabi pa nga dito sa John 15:13. Sa John 15, greater love has no one than this, than someone lay down his life for his friends. Amen. Amen. Pwede ng preaching material yan, sister natin.
Sino pipiliin mo, si Sir Darren? Pipiliin ko si... Sino nakikita ko? Si Jaisel. Okay. Punta tayo sa LA ulit. Jaisel! Hello po. Hello, good evening. So, ang takeaway ko po, or what stood out to me the most po, is yung how King Saul wasted yung opportunity po na nakuha niya, like, honor, authority, riches, and like what Pastor said, his good looks as well. So, ang nangyari po, he developed a low opinion po of God's commands and a high opinion of himself. So, ang dating po sa akin is, obeying God's will is necessary for our success. And kung gagawin po natin yung opposite, or if we rebel against Him, we set ourselves up for loss po. Amen. Ganda naman na, Giselle. Giselle, sino next pipiliin mo? Sino pa po bang hindi? Hindi pa napipili yung kapatid mo. Sina... Si ate na lang po. Yan, ate, ikaw na daw. Ganda takeaway nito eh. Natawa ako. Sige. Jen. Hello po. Yung lumahabong takeaway, magpapayat na po sa takeaway mo. Magpapayat na po tayo. Magpapayat na tayo. Ituloy-tuloy na po natin yung fasting. Ay, hindi po. Yun nga din po. Yung takeaway ko po, tawag dito, ano po ba yung takeaway ko? So, yung takeaway ko po, yung nag-stock sa akin for this book is yung, yun nga po, yung mga kasalanan natin. May mga kapalit po yun, may mga kapasuruha pa, I mean, may ka, sabi mo, ano pa, may mangyayari, I mean, ano po yun, atawag doon, yung kaparusahan. Mm-hmm. So, yung mga kasalanan po natin ay may kaparusahan. So, dapat lamang po nating tanggapin ang Diyos para po mabago din yung buhay natin, yung puso natin, and yung gawain po natin. Para po lahat po ng gagawin natin ay naaayon sa kanya. So ay and then yung kihana naman po binigay po ng Diyos yung ninanais niya dahil faithful po siya sa Panginoon. So yun po. Amen. Amen. Kala ko magpapayat na tayo. Kasama na rin po yun. Kasama na rin. Po, si Ellie is king. Ayun, ano pa, para hindi mo lagta. Pero totoo yun. Bawal ng boba. pero totoo yun kasi itong si Samuel dinala ni Hannah, ni nanay niya kay Eli. Si Eli, yan yung priest, siya yung pastor. At the same time, siya rin yung judge that time. So, kumbaga siya yung head ng Israel. Both spiritual and political, no, pero ang problema ni Eli, abusive siya, no, abusive in the sense na sobrang taba niya, no. yung kinamatay niya eh, yung pagiging mataba niya kasi na out of balance siya, maaring inatake sa puso o nabagok ang ulo, no. Pero ang masakit pa noon, hindi yun ang mapangit na ugali niya. Naging konsintidor siya. Kinonsinti niya yung dalawa niyang anak na pastor din or priest din, si Hophni at si Phinehas. Na kung saan itong dalawang to ay tuwing may mga mag-aalay na babae sa temple, nire-rape nila, no? Hindi naman rape forcibly, pero kumbaga siyempre nasa position in power sila, kumbaga sinesexually harass nila. Plus, kung natatandaan niyo nung diniscuss natin sa Leviticus, One part ng offering ay yung tinatawag na fat offering, kung saan hindi yung buong hayop ang sinusunog, kundi tinatanggal lang yung fat. Mainam na part. Yeah, yung fats yun yung sinusunog, yun yung magiging aroma of worship for Lord. Yung mga meat noon, pinapakain sa tao. Ang problema, tatanggalin ng mga tao yung fat para sunugin ng mga priest nina Hophni at Phinehas. Pero itong si Hophni at Phinehas, ang gusto nila yung fat portion. O, di ba? Masarap naman talaga yung fat, yung taba. Diba? Gusto pa nila rare, Pastor. Oh, gusto nila siguro rare or medium rare. Ano? So, sila, kinakain nila yung ano, yung mga fat offering. Eh, kanino nila nakuha yun? Di ba? Doon sa tatay nila na kaya nga tumaba. Kaya sabi ko,
Kailangan magpapayat na ako. Baka bumulagta ako dyan. Kaya so, mag-Daniel's diet na talaga tayo. Exactly. So maganda, itong fasting, ituloy na natin sa Daniel's diet para maggandahan ang katawan natin. At so pastor, sa Sunday after volleyball, wala tayong pagkain. Malamang. Eh, nag-expect pa na yung mga bata na yung magluluto na naman tayo ng mga kikyam dyan. Okoy-okoy. Okoy-okoy. Oh, hindi, nagsunog naman daw kasi ng taba. Kaya... so meron pala. Join us on Sunday. May luto lang tayo. Oh, wala naman masamang kumain. Wag lang daw sumobra. No, wag, pero 98... Sobra-sobra. Yeah, 98 years old itong si Eli nang bumulagta siya at nagulat siya sa news na matay yung mga anak niya. So bumulagta siya dahil nga na-out of balance sa sobrang taba. Diba? And which is, minsan naisip ko, o nga, no, pag sobrang bigat mo, minsan ang hirap mo na magsuot ng medyas, diba? Mga ganun. So dapat talagang reminder din na bawas-bawas ang timbang. Diba? Okay, Jel, sino ang next mo? Si Tita Amy po. Tita Amy, good evening. Actually, naka-posing sa kami. Calling, Tita Amy. Teka, nag-uugas pa akong plato. Andali na. Plato. Sige, sige muna, iba? Man ako muna yung plato. Hindi, ako na. Okay, sige pa, go ahead. Ang takeaway ko po, nakita ko po yung God. Ang that God is a just God. Na kahit na yung mga Israelites ay talagang chosen people niya, pero nung magawa sila ng mga kasalanan, hindi siya nag-atubili na nahayaan silang mamatay against doon sa mga kalaban. Mm-hmm. So talagang may kaparusahan talaga ang kasalanan. 'Yon. At saka, yun nga yung kay Hannah, yung desire niya sa heart niya ay talagang hindi niya binitawan. She did not lose hope that she's going to have a child. She keep on pursuing and persistent with God. That's why God granted her desire. So in our life ganun din siguro may mga meron tayong dreams na hindi natin na kuha pa. As long as we live, let's just keep hoping and praying for God that if he is willing to give it to us, we will ask him. Yun po, that's my take. Okay, amen. Thank you, Tita Amy. Don't lose hope. Tita Amy, sino ang napipili niyong susunod? Oh. Sino pa ba? What be pa si... Si Pastor Bong? Pastor Bong. Ay, magandang gabi sa inyo. Good evening. Good evening. Sa akin, Pastor, no, ang takeaway namin ni Terry, it is not good to go against the will of God, tulad ng ginawa ng mga Israelites na binalaan na sila ni Samuel na pagka yun ang ginusto niyo na may pagkaroon ng hari, ito ang mangyayari. Pero they still insisted they wanted a king. Mm-hmm. So, yun ang una. Pangalawa, kay Saul naman, pride goes before destruction. Mm-hmm. So, nalasing siya sa kapangyarihan. So, ang tingin niya sa sarili niya is all-powerful, hindi nagkakamali dahil hari siya. He could do anything he wished. So, ayun ang kwan. Ang nangyari sa kanya, ayun ang naging downfall niya. Tapos yung quote namin yung Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Ayun, Pastor Juan ko. Amen. Ganda naman, Pastor Bong.
Okay, next Pastor Bong, sino ang pipiliin mo? Hi Rena, good evening. Diyan si Randy. Nandiyan ba si Pastor Ray? Hindi po. Good evening. Andiyan si Pastor Ray. Pastor Ray. Pastor Ray Bong, si I volunteer my wife. I volunteer my wife. Okay. Actually, Pastor, nag-ano ako eh. Napakinggan ko na yung binasa ko na bago kayo nag-ano eh. So, ang na-touch na ako dito yung topic ng yung mga tao na nag-decide sila na umili ng hari. Mm-hmm. Yun ang point na parang ang feeling ko na I think yung ugali ng tao parang ganun eh. They want somebody else to worship. Mm-hmm. Imbis na yung Panginoon yung i-worship natin. Mm-hmm. Yung ibang bagay, ibang gusto natin ng magpunta sa ganito, sa ganyan. Parang ano din, idol din yun eh. Parang gusto nila ng ibang ano ibang hari na nandiyan naman, alam naman nila na nandiyan yung Panginoon, di ba? Mm-hmm. Ang application lang na nakikita ko dito sa buhay natin, I mean, hindi lang sa Christian life. Kahit normally sa labas eh, ganun din eh. Na halimbawa lang yung pagsisimba natin ng Linggo. Mm-hmm. Minsan pinipili pa natin yung ibang bagay eh. Parang ginagawa nating hari yung ano eh, yung ibang bagay sa buhay natin eh, yung papinipili natin eh. Na alam mo naman natin na pwede hinihingi ng Panginoon yung Sunday para tayo magsimba, di ba? Yun ang isang bagay na nakikita ko dito sa topic na ito. Doon sa mga tao sa side naman ni Saul naman is yung nagbago yung ugali niya dahil sa power niya yung hindi na, sabi niyo nga kanina eh pinakinggan kita yun nga sana sasabihin ko sinabi niyo na eh. yung una nung ugali niya eh hindi siya yung actually yung arroganting tao. Kwapo lang siya talaga. Mm-hmm. Sabi doon sa ano. Pero yung ugali niya, hindi siya yung tipong gwapo na ano sa bahay. Mm-hmm. Kaya lang dahil nga sa power na napunta sa kanya, nagbago yung ugali niya. So, again, sa application natin sa buhay ng tao natin, nagkakaroon tayo ng ganyan eh. Minsan nadadala tayo sa ano eh, sa posisyon eh. Mm. Pagdating mo nang binigyan ka na ng posisyon ng Panginoon, nakakalimutan mo na yung kung sino ka eh. Mm. Na hindi mo na nababalikan yung Panginoon sa buhay mo na oh. Hindi pala ako ang gumawa nitong posisyon na to. Hindi pala ako naging ganito kung wala yung Panginoon sa buhay ko. Amen. Hindi pala ako nagiging presidente, nagiging boss, nagiging amo or kung ano ka man. Mm-hmm. Kung hindi dahil sa Panginoon na binibigyan ka ng blessings. Mm-hmm. So, yeah, napaka-importante yung pagiging humbleness natin. Mm-hmm. Tsaka obedience sa Panginoon. Yun ang pastor, baka mahahaba pastor, yung mag-preach. Amen. Oo. Yeah, naalala ko lang nung last Sunday, nag-meeting kami sa board. Tapos mentionera ko sa kanila about putting the flock first, no? Kasi there are churches na tipong 10 taon na, 15, 20 years hindi na-evaluate yung senior pastor. No, pero ang sabi sa ano natin, sa ating polity, sa ating manual, pastor should be evaluated yearly. In fact, 1 year contract lang ang pastor. Pag hindi po pwede, dapat palitan, parang ganun. So, yung iba hindi sila nagpapa-evaluate. So, magtitiis yung simbahan kahit hindi effective yung pastor. Kahit 20 taon na nandyan ka, wala sila magagawa kasi hindi siya nagpapa-evaluate. So what we did is last June, nagpa-evaluate ako sa board
And then challenge ko yung board na evaluate yung pastoral staff last Sunday, no? And at the same time, yung board will be voted by the people, by the members, from July. So kumbaga, sinet natin na lahat kami expendable, lahat kami pwedeng mawala, pwede kaming kumbaga in one year term lang talaga kami. Kumbaga, kung bibigyan kami ng another year term ng Panginoon, that would be the time na magsiserve kuli kami. Pero the point is, nobody owns the church. The flock goes first. No? Kung yun sana ang naging pamantayan ni Saul, nung una, ganun siya. Pero nung bandang huli, kinain na siya ng power ng kanyang greed. So magandang reminder sa ating lahat ito na we don't own the church, we don't own people, we don't own anything, and we are here called by God to lead, no, and pastor, shepherd the people. So parang ganun. Ganun din lahat, kahit yung ministry leaders, kahit yung mga workers, yung mga volunteers, kumbaga we must serve God, no, we must please God, not the people. Parang ganun. So yeah, magandang reminder 'yon. At saka reminder din, malapit na ang eleksyon sa Pilipinas. Sa totoo lang, ang ating kahit sa Amerika ganun din naman. Lalo na sa Pilipinas, yung idolatry sagad sa buto. Alam niyo 'yun, yung tipong makipagpatayan dahil sa kandidato niya, idolo niya. No, kumbaga kahit na mali yung ginagawa, bingi siya, bulag siya, pero kandidato niya ilalaban niya. Alam mo, sisiraan yung kabilang kandidato. Sana dalangin ko lang maging pamantayan natin sa simbahan. Kung sakali man naboboto kayo o kayo ay botante pa sa Pilipinas, sana ang pipiliin ninyo ay unang-una yung may takot sa Diyos, no? At mayroong magandang track record at saka alam niyo na uunahin yung bayan. Parang ganun. Kumbaga, do not look sa tao dahil sikat siya or gwapo or maganda ang pangalan or maganda yung kanyang media mileage or whatever, or dahil sa dati siyang ganito ganyan o artista whatever. So dapat bumasi tayo sa puso ng tao, parang pagpili ng Diyos kay David, no? So huwag nating kalimutan yun. So tsaka huwag tayong makipag-away dahil sa kandidato, no? At saka huwag niyo akong tatanungin kung sinong iboboto ko dahil hindi ko naman sasabihin sa inyo. dahil hindi naman ako tinawag ng Diyos magpastor para mag-endorso. Tinawag ako para gabayan yung tao paano pumili ng iboboto, hindi para mag-endorso. No? So ako ay may personal na may personal akong napili, no? At patuloy akong pumipili, no? At kumbaga sa akin 'yun. Oo, sa akin 'yun. Ayan, nagkakaintindihan na kami ni Brother Noel doon, eh. Na Brother Noel. So next, sino, Pastor Ray, sino ang ano mo? Si Mrs. Okay. Okay. So, yung ano ba yung kanina, yung help? Stone of Help, parang ganun. Ebenezer. Yeah. Ang sa akin, yung pagpunta namin dito sa Amerika. Kasi before, nung nasa Maynila pa kami ni Rave, hindi kami magkasundo when it comes to church. Kasi Baptist ako, siya Catholic. So, ayaw niya sumama sa akin. Ayaw ko naman din magsimba sa Catholic. So, palagi kami nag-aaway pag Linggo na. Kasi, nagagalit siya kasi simba ko ng simba. Ang simba pa naman namin, umaga, gabi. Tapos yung tanghali, after lunch, ano yun, visitation yun. Yeah. So, kumbaga, parang the whole day, nasa simbahan ako. Pag uwi ko, galit na galit siya. Sabi niya, saan ka na naman galing? Parang natin mas, no? Eh, kung sana sumama ka sa akin, dinalaman mo sana kung anong ginagawa ko. Pero, sabi ko, dapat nga matuwa ka sa akin kasi nagsisimba ako, hindi ako nagsusugal or kung saan man ako napunta. So, yun palagi, tuwing Linggo na, yun na ang kalbaryo ko, palagi kami nag-aaway kasi nga, hindi niya ako maintindihan bakit ako simba ng simba. Mm. Tapos, may Wednesday pa yun. Mm. Tapos, nung nagpunta na kami dito sa, and then until dumating yung time na, para hindi na lang kami mag-away, so hindi na rin ako nagsimba. Mm. Tapos, nung sabi niya, magpunta tayo sa Amerika, sabi ko,
sa isip-isip ko, siguro ito na yung pagkakataon ko. Sabi ko, I will stand my faith. So, nung dumating kami dito sa Amerika, pinagdasa ko talaga na, kasi parang, dati parang ang prayer ko, Lord, change his heart. Pero sabi ko, parang mali yata yung prayer ko na siya yung baguhin ang puso. Hindi yata, parang ang tagal ng response. So, palagi kong change ko yung prayer ko, sabi ko, Lord, change my heart. Para makita ni Ray kung baga makonvince ko siya na sumama sa akin sa church. So, sa halip na dinadasal ko na baguhin siya, ako ang dinadasal ko, sarili ko na baguhin ako. Baka may mali sa akin na kailangan baguhin. So, palagi yung dinadasal until nga nung sumali kami sa Couples for Christ, sumali kami, sabi ko, kasi nakikita ko sila yung mga men kasama namin sa Salad Master dati. Parang ang gagaling nilang magdasal. Sabi ko, dalhin ko si Rave dito. Sabi ko, Dad, sali tayo sa Couples for Christ. Sabi niya, ayoko niyan. Sabi ko, bakit? Katolik din naman yun na. Sabi ko, wala, mong sumali, Katolik din naman yun. Sabi ko, ganun. Allergy siya pag i-ano mo sa church. So, dinaan ko siya sa Couples for Christ. So, sumali siya. E di, ano na kami, like every, ang program namin doon, like once a week, meron kaming prayer meeting, ganun. So, sumasali na siya. Until nung naintindihan na niya yung tungkol sa Panginoon, like yung mag-serve ka, magsimba ka. So, unti-unti ko na siyang sinabi, why don't we go to a church na talagang tama, sabi ko. Well, hindi ko sinasabing mali yung Catholic or something, ha? Pero sabi ko, let's go to a church na ano, yung basta yung gusto ko, sa gusto ko. And then, so nakita namin nga to dito sa Church of the Nazarene. So, una kami nagpunta. Ako lang ayaw niya sumama. Sinama ko yung mga bata. Tapos, ayaw din ng mga bata. Sabi nila, Mama, we don't like here kasi magkaklase si Leslie at sila Carl. Maliit pa lang si Leslie. Parang si Ursa pa lang. Ay, si Carl nag-aaral na. Sabi, I don't like here kasi magkaklase kami. Sabi niya ganon. Let's go back to St. John kasi sa St. John, separate talaga yung by level sila. Sabi ko, no, let's stay here for a little bit. Let's give ourselves 1 month para kung magustuhan ni nung ate nila, si Cherny, then we will stay in this church. Eh, nagustuhan ni Churn yung church kasi maraming youth nga. So, nagkabarkada siya. So, we stay there. Until si Rave, unti-unti ko na siyang dinala. Sabi ko, balay mong pumunta doon, eh, marami naman doon mga men na, ano, yung, hinanapan ko siya ng mga men na pareho ang interest niya. So, like, si Brother Bong, si Pastor Bong, kasi engineer siya. So, sabi ko, parehas kayo, engineer. Tapos, si Brother George, parehas lang mahilig sa photography. Sabi ko, oh, pag dumating dito si Rave, ha, anuhin niyo, ha, kausapin niyo. Tapos, sila Brother Alan, mahilig sa computer. So, parehas sila ng interest. Sabi ko, oh, ini-introduce ko na sa kanila si Rave until na naging comfortable si Rave na sumasama. Aba, nung na-ano naman na siya, naging mas faithful pa sa akin, nabaliktad naman. tapos di, when it comes to tithes and offering, talagang kasi naturuan nga kami na number one yung tithes. So inuna na niya lahat sa budget, nakabudget na lahat yung ano, tithes number one dun sa lista. Tapos minsan pagdating dun sa actual pera sa bangko, kulang yung pera. Sabi ko, Dad, bawasan natin itong tithes kasi kulang yung pambayad ko. Sabi niya, bakit nakulang yung bayad mo? Ay, nakalista na lahat yan. Ay, nasobrahan ako ng grocery. Sabi niya, hindi ko nakasalanan yan. Huwag mong galawin yung pera sa tithes. Yan na yun. So, yun. So, talagang, aba, sabi ko, aba, mas faithful pa siya sa akin. Ngayon, natalbugan ako. So, yun naman ang naging magandang ano ng Panginoon na answered prayer talaga na si Rave na change of heart, tapos naging faithful siya sa Panginoon, and then naging smooth na yung buhay namin, like normal naman yung mag-away, but hindi yung to the point na grabe yung basta naging sobrang saya ng feeling ng ganun, yung madala mo yung asawa mo, magkasundo kayo, yung hindi kayo nag-aaway sa isang bagay na magka, kumbaga in sync na yung mga ano nyo,
ideas. Then let's go back to Hannah naman. So si Hannah, parang haba yung ano ko ha. Pero si Hannah kasi, etong si Hannah kasi, parang si Ruth and si Rachel and Leia kasi sila ang situation nila. Isang husband, dalawang wife sila. So yung isang wife, maraming anak, siya lang ang walang anak. Hindi siya nagkaanak pala. So palagi siyang tinutukso, kinukulit nung isang wife, si Penina, what's her name? So sa inis na niya, parang hindi na niya kaya yung pang-iinis nung other wife, nagdasal siya sa Panginoon. Sabi niya, kaya yon parang ang motive niya talaga is para maipakita niya doon sa other wife na kaya ko rin, I mean, kung bigyan ako ng Panginoon ng anak, i-dedicate ko siya. So nakinig naman ng Diyos sa dasal niya. So binigyan siya ng child. And then ang good thing, ang pinakamaganda sa kanya, talagang inano niya yung promise niya na ibigay niya yung bata doon sa Panginoon for para sa pagsiserve sa Panginoon. Si dinedicate niya talaga. So tinupad niya yung pangako niya na ibigay ko. Pagka ako'y nagkaroon ng baby, ibigay ko talaga sa Panginoon. So tinupad naman niya. So hindi, ang madalas na mangyari naman sa ating mga tao, pag may dinasal tayo sa Panginoon, tapos pag naibigay na, nakalimutan na yung Panginoon. But siya, talagang binigay niya yung kanyang, sinunod niya yung kanyang promise. And then about Saul naman, King Saul was, he started a very funny, ano naman talaga, yung, kasi di ba yun sa atin sa Philippines, or I mean, meron tayong kasabihan na, oh, napag-utusan lang ng suka, bumili ng suka, nakarating na sa Amerika, di ba? Kasi si Saul, inutusan lang ng dad niya na hanapin yung donkey na nawala. So ang dami na niyang places na hinanap, di niya mahanap until nakapunta siya doon sa bahay ni, I don't know, bahay or sa, kay King, kay, sa priest Eli. Sabi niya, tapos sinabihan nga siya na, ano, ay, basta napunta na siya, tapos sinabihan na siya na ikaw ay magiging king. Tapos sabi niya, ha, napag-utusan lang akong hanapin yung donkey, tapos ngayon naging king na ako. So yun, so he started a good, ano naman, start, but then, too much pride and too much envy doon kay David, kayo nag-fail na nga siya. And then ang one thing sa kanya, hindi siya nakikinig sa guidance ng Panginoon. Hindi niya sinusunod yung nag-decide siya ng sarili niya. So yun ang failure niya. Amen. So, amen. May nabanggit lang na about kay Hannah. No? Linawin natin na tandaan nyo ang promise of a Messiah is being anticipated until now ng Israel, no? During those times, lahat ng babae, they were like hoping na sila yung maging nanay ng Messiah. So, kung hindi ka capable magkaanak, masakit 'yon para sa isang babae dahil siyempre nga kasi hoping nga na ikaw yung maging nanay ng Messiah. So, nun talagang sinagot ng Panginoon yung tasal ni Hannah. Talagang tuwan-tuwa siya. Kasi kung mapapansin niyo ang tawag kay Mary, 'di ba? Blessed among women. 'Di ba? Kasi nga lahat hanggang ngayon, yung mga babaeng Israelites, they are hoping na sila ang maging nanay ng Messiah. Kaya nga ang panganganak ay very importante sa kanila. So, kaya masakit kay Hannah na hindi siya magkakaanak. Ayan. So, thank you, Tita Girlie. Sino ang iyong napipisil? Hindi pa natatapos. Sunod si Tita Elvie. Tita Elvie. Okay. It's your turn. It's my turn. Ang nakikita ko po kasi sa ating, sa lahat po sa atin, na yung pag we are really faithful sa Panginoon, God answers our prayer and He sees our hearts. Sige po ba? Katulad po nung kay Hannah. Kasi nangyari po yan sa amin. Kay Hannah po, katulad po ni Hannah, hindi po siya, nanalangin po siya, hindi po siya nawalan ng hope, na alam po niya na, alam naman niya na hindi siya magkakaanak, pero lumapit po siya sa Panginoon, nanalangin. She humbles herself sa harapan po ng Panginoon.
So siya po'y umiyak sa pang. Katulad po namin, nung ikasal po kami ni Pastor, mahigit two years po kami hindi nagka-baby. Ako po umiiyak din. Just like po yung pinagpa-pray din ni Jaya, hindi po ako nag-lose hope. Talagang I was really praying so hard po. Mm-hmm. He answered our prayer. So ang nangyari po, sabi niya, nag-weep po, katulad ni Hannah, nag-weep. Lahat po tayo pag may pinapanalangin, we weep, di po ba? Iniiyak po natin yung sa Panginoon nang may puso, yung sa puso natin, because the Lord sees our heart. Yun po ang pinaka-importante sa tao, yung puso. And so, sabi po sa Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Ganun po yung nangyari sa amin. Nung na-answer po yung prayer, we have joy. Kaya po yung pangalan ng aming anak is We Hannah Joy. It starts with weeping. Yung Hannah is the woman of prayer. Yung po si Hannah ay nag-pray ng anak at joy comes in the morning. Kaya po yung si We Hannah Joy, yung anak po naming si Wedge, ang pangalan niya, talaga full name niya is We Hannah Joy. Kasi po, weeping may endure for a night, joy comes in the morning. Kaya po kay Jaya, huwag kang mag-lose hope. Kahit barren yung mga sina Rachel, si Zara, the Lord answers their prayer because the Lord sees our heart. Amen. 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 At ang takeaway, yun na po pala yun. At saka po yun sa aming yung Ebenezer namin is the Lord is really faithful po sa amin nung dumating kami dito sa Amerika. Lalo na po nung nandito na ako and hindi po madali ang tumira dito sa Amerika mag-migrate dito sa Amerika. And it's really hard. At sa unang araw, marami pong mga changes na mangyayari sa buhay mo. Hindi na po yung katulad ng buhay mo sa Pilipinas na meron kang kasama sa bahay, meron tutulong sa'yo, meron kang tatawagin, may magbibigay ng sabaw sa kapitbahay pag wala kang ulam o nagpapalitan kayo ng pagkain. Dito po sa atin, dito po sa Amerika, walang ganun. So you really have to work so hard. At titignan mo din po, katulad ng sinasabi ng narinig ko kanina, katulad ng kay Darren, kailangan makita mo talaga kung sino yung mga friends mo. Merong bibigay sa'yo ang Panginoon na tao na siyang gagamitin niya para makapagbigay ng lakas sa'yo, encouragement. So, yun po yung ang dami po naming pinagdaanan mag-asawa, kaming buong pamilya. Marami po kaming panahon po na may mga wala kaming milk sa bahay, wala kaming bigas na isasain. Wala pong mga pagkain sa ref na eksakto na lang po yung pagkain namin. But we prayed. Nanalangin po kami ng may puso talaga. So talagang ako po nananalangin. Bawat nakita ko na po yung bigasan namin, 2 cups na lang or 1 cup na lang. I really pray so hard. But alam niyo po, the Lord answers prayer. May kumakatok na po sa pinto. And they brought a lot of groceries, mga yung sako ng bigas, mga frozen foods. Ang dami po. Kaya napuno po yung ref namin. So the Lord is really listening to our prayers and He sees our hearts and He sees our needs. Yun po yung pinaka experience po namin sa Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya po papabayaan ang kanyang maanak. Pag pinili po natin siyang paglingkuran, the Lord God, God's answers prayer. Amen. Amen. Ganda naman ang testimony niyo. Amen. Sandali na po. CJ, meron kayo sasabihin? Nag-raise kayo ng hands? Ay, hindi po. Niloloko po yung Zoom po namin. Sorry po. Sorry. Thank you, Tita LB. Sino po ang next na sasalita? Si ano po? Si, ha? Naro next, Tita Dean. Ikaw! Talaga. Akala ko i-take mo ako, i-take away mo ako. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po. Yun nga, napakaganda nun, ano, na yung pangalan ng anak namin. Actually, for 2 years, we are praying. And
hindi niya alam, I'm praying already for a boy. Mm. Every time na ano. When she got pregnant, after 2 years, the Lord answered our prayer. Still, I am praying for a boy. And I'm praying a man of prayer. Kasi yung sa Old Testament, yun nga, a woman of prayer naman, si Hannah. Mm. But I'm praying for, wala pa si Wedge, eh, sabi ko, it must be a boy, yung unang anak namin. Mm. But it came out, babae. Overdue siya. Siguro nagalit siya sa akin. Hindi siya lumalabas. 10 days. 10 days na overdue. So, yun. Nasa hospital kami. And sabi nung nurse, eh, nung lumabas, kasi dinalak siya, ano yun eh, magtakip silim na yun. Ginagabdi na. Yeah, new year yun. And, new year. Yeah. So then, nung nanganak siya, madaling araw, it's already getting downbreak na yung mag-umaga na dun siya nanganak. So it is only timing yun na sabi nga weeping may last for night but joy comes in the morning. Nakita ko yun na talagang yung contraction ba yan? Yung pasimula ng gabi hanggang umaga. Nung lumabas na yung bata, yun nga na yung joy mo eh hindi mo masukat. So, ang actually sabi nung nurse, babae, hindi lalaki, sabi niya, aro patay, sabi ko, wala na akong pangalan, naka-ready yung pangalan sa akin, si James. Kaya James yung pangalo ko eh, James a man of prayer. Sabi nga dun sa sinulat ni James, like Elijah is an ordinary man, but when he prayed, God answers his prayer. Sabi nga, an effective prayer of a righteous man, God hears. Abilit much. So yun, sabi ko, paano tayo lalabas ng hospital? Eh, sabi nila, bago tayo lumabas, dapat may pangalan yung bata. Eh, nasa isip ko, James, hindi mo na may papangalan sa kanya yun, James. Babae. Mm-hmm. Sabi ko, Lord, give me wisdom. Sabi ko, ano ba yung ipapangalan namin sa anak namin? Mm-hmm. Then I think of a woman in the Old Testament, na woman of prayer, and that is Hannah. Mm-hmm. And yun nga, na yung paglilabor niya na from night to morning, na nanganak siya morning. It flashed in my mind yung passage na yun sa Psalm 30 na weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Nakita ko yun, na-witness ko na yung sinasabi ng passage na yun sa kanya. And then sabi ko, weep Hannah, weeping and joy in the morning. So yun, nabuo yung We Hannah Joy. We Hannah, weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Amen. So yun po yun. Ano yung ano mo? Ano yun? Ebenezer? Ginaya mo lang ako. Dinagdagan ko lang yung kwento mo. Yung Ebenezer naman po eh, truly the Lord listens to our prayer. Meron pa akong isa dito yung about discouragement sana, pero dadagdagan ko na rin po yung sinabi niya na tapat po ang Diyos sa atin na once we pray, kahit na hindi po malakas, even though it's only a whisper, God honors that prayer. Kaya Jaya, even though a whisper, even those tears na nakita namin, God honors those tears. Amen. Sa akin po na during the time na nandito ako, una akong dumating sa Amerika. Then pangalawa nga, si Wedge. Nagpaiwan si Wedge. Nung kami pong dalawa ni Wedge, there are a lot of miracles na ginawa ng Panginoon sa amin. Even noon, nung pagdating pa nila, itong dalawa. There's a time na si Wedge ay payat na payat. At tumaba na siya nga siya ngayon eh. One time nung nandun kami sa kwarto na maliit, na every time that we lay our heads para matulog, our eyes ay nagkikita yung dalawang mga mata namin, nagtitinginan kami dahil sa liit ng kwarto na aming tinitirhan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, anak, kapag nagkapera ako, sabi ko, bibilin kita ng ensure. I know, narinig nyo na tayo yung kwento ko ito. Bibili kita ng ensure ka ako para tumaba ka. That night, no, whisper lang yon, kaming dalawa ng anak ko. No one hears our prayer. Can you imagine? Early morning,
meron dumating na tao, may dala siyang isang box, binigay sa amin. Mm. Binuksan po namin yung box. You know what? Ano laman? Ensure. Oh. Can you imagine that? Nasabi ko sa kanya, anak, kapag nagkaroon akong pera, hindi pa dumating yung pera, dumating na yung box. May lamang ensure. Oh, ganun ka, ano ang Panginoon, na once we trust in Him, the Lord will really, kahit na whisper lang, naririnig niya. Amen. Meron pang isang bagay na nangyari na marami, marami. Pangalawa, yung gatas na sinasabi ni Sister Elvie. The same morning, early in the morning din, Wedge is complaining about, sabi niya, Dad, sabi niya, alam mo naman na early morning, bakit walang gatas, sabi niya. Eh. Anak, wala pa akong nasahod. walang laman yung ref, sabi niya. Walang gatas, sabi niya. You know what? After a few minutes, seconds only, there's somebody knocking at the door. Nung pagbukas ko ng pinto, may dalang dalawang galon ng gatas. Specific, ha? Yung gusto mong maluha na matuwa o manginig, no, na sa mga ginagawa ng Panginoon. And even today, no, at present, hindi lang yung mga naunang God is still working na mga himala na ginagawa niya. Kaya kapag tayo nanalangin, we must see to it na we are serious of what we are praying for. Na ang Panginoon ay hindi nagbibiro kapag tayo ay nanalangin. God will send His answer. Sabi nga, hindi ka pa natatapos sa dalangin mo, nakahanda na yung kasagutan. Amen. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Amen. 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 Thank you, Pastor Bert. Thank you, Pastor. Yung mga testimony na yun. Sino po, Pastor Bert? Hindi pa natatawag si okay. Si Renaline, si Jeannie, Jairo, si Joey, si Tita Fe. Oh. Si Brother Conrad, si Pastor T, hindi pa natatawag. Ang dami pa, no? Okay. Siguro, si Professor, nandi. Si Professor. Masarap makinig sa mga kwento niya. Magandang gabi po, Professor. Ipagpatawad po ninyo. Kasi kayo po yung nakikita ko dito. Good evening, Tita Fe. Naririnig ba tayo? Very interesting. And God is pleased with those testimonies. Praise the Lord. Amen. Ang akin naman na take away, I should start with this. Usually, hindi naman palagi, kung medyo bata pa yung na-assign, nabibigyan ng high position, tapos nagsasucceed sila, usually, nadidevelop sa kanila yung pride. Tapos, shortly after that, sometime after that, na nagkakaroon sila ng failure. Kaya, yung mga young people, kung minsan, binibigyan ng more time to develop themselves. And when they reach at a certain age na nakikita yung strong sila spiritually, then the church tries to give them what they feel they have to do, yung position na medyo mataas. Otherwise, kung bata pa, they tend to fail. Dahil sooner or later along the line, magkakaroon sila ng something doon na hindi gusto ng Diyos. Oo, kaya yung nangyari kay Saul, maaring probably he was young and he was successful at first, and then nagkaroon siya ng pride and so he fell. Mm-hmm.
believe ako masyado doon sa relationship between Elkanah and Hannah. During that time, to be barren was a public disgrace. Yeah. At saka it was their practice na kung it was allowed by law na a husband can leave his wife pagka barren siya. But Elkanah stood faithful to Hannah, to his wife. He stood faithful. He did his part as a loving husband. And he supported, you know, yung family niya. Faithful siya. He did his role as a godly father. So even yung pagpupunta nila sa tabernacle once a year, he was with Hannah, faithful siya. And so God, and then also Hannah was really trusting the Lord. She trusted the Lord very much. And so she prayed, she cried, probably most likely she sobbed before the Lord, and she trusted her him. And so her prayer was granted. Lalo na kaya united silang mag-asawa. Kaya ang there is a scripture na nagsabi na husbands and wives should be united together, peaceful, para there is no hindrance to their prayer. I cannot remember the reference. And another point is Eli committed a sin of tolerance because he knew, he was aware that his sons were committing sin, but he did not correct them. He was not strong enough, you know, to really deal with his sons para makorekt sila. So what we call the sin of tolerance. And for every sin, there is always a consequence. The saying is, your sin will always find you out. So namatay yung son sa battle, sumurod din siya. So that was a judgment on the family. So we must be careful na we don't tolerate sin. Kung alam natin na sinful, we don't tolerate it so that God can bless. Yun lang po. Amen, Tita. Thank you. Okay, so ako nang pipili kasi mahirap na hanapin yung mga pipiliin dahil na nakahalo-halo yung ano, name sila. Next would be Joey. Joey, are you still there, Joey? Yes, I'm here po. Nakikinig lang po ako. Go ahead, Joey. Ano ba ang iyong takeaway? Yung takeaway po siguro is kailangan lang maniwala talaga kay God. Like, nothing is impossible. Matetest yung faith every day, almost every day, but you just have to believe that everything is possible na darating din in time. You just have to pray and wish and hope na soon maayos lahat. Actually po ngayon is yung situation ko is it's really kind of testing my faith, but I'm still praying, nagpe-pray lang ako. Kanina po nag-off video kasi naiiyak na ako sa mga discussion, parang feeling ko sad ako. Pero still with God, strong, nagiging strong ako. Yun po. Amen. Kaya we will pray for you, no? And somehow if there will be help coming from other people, na baka may alam kayo nga na pwedeng upahan ni Joey, please tell Joey right away. Okay, thank you, Joey. And next would be Rena. Rena, are you still there, Rena? Renaline? Yes po. Yes. Sarap ng sopas ni Renaline at saka kamote cue. Go ahead, Rena. Ano bang takeaway mo? Sinulat mo kanina, nakita ko eh. Pero sabi. Po.
po yung kay Hana na kung saan po yung faith niya kay God na paniniwala niya na bibigyan siya ng anak. So, at same scenario sa atin, mostly for women, na most of the women na marami din dito sa Amerika na design nila magkaanak dahil siguro dahil yun ang kailangan ng isang babae. Sabi nila, hindi ka matatawag na babae kung wala kang anak. Mm-hmm. Then, maganda siyang i-apply for all women. Kasi, kumbaga, hindi lang sa anak, kundi yung sa papanampalataya mo, kumbaga, yung faith at belief mo na masasagot ng Panginoon yung dasal mo. Mm-hmm. Tapos, doon naman sa kay David naman, chat, kumbaga, walang possible, or kumbaga, kung si Lord na yung nagtakda at nagsabi, kumbaga, sa i-apply po sa pangarap po natin, na walang imposible na makamit natin yung pangarap natin sa kung ano man yung paraan na kahit anong paraan or kahit anong status natin ngayon sa buhay, kumbaga, wag lang tayong maubusan ng yung faith, tsaka darating yung panahon na para sa atin. Yun lang po. Amen. Thank you, Reneline. Okay, let's go to Jeannie. Jeannie, are you still there? What's your takeaway? What's your Korean takeout? Or Pinoy takeout? My takeaway is about when I read of Hannah pouring her heart to God. Mm. I think about how it applies to all of us, because in any day that our complications gets to all of us, we should be kept reminded that the faithful process is there to fulfill our results. Mm-hmm. Thank you, Jeannie. Brother Cons, are you there? Brother Cons, Pastor Tin. Ikaw na. Si Bogart muna. Okay, takeaway ko kanina sa video, sa ano? Sa Facebook. Yung ano ba yun? Yung Ebenezer. Mm-hmm. What's your Ebenezer sa buhay mo? Ano ba yung Lord, gawin mo to. And if only you do this for me, yung ganon. Mm-hmm. I think I can relate, because I've been in that situation Boga. Many times in my life. And I've asked God many times then na, you know, I asked Him na babayit naman ako sa kanyang that I asked Him. And then, sometimes talaga kung hindi kalooban ng Lord, you know, I do understand that. Yeah, I hear many testimonies about answered prayer here and there. E paano pag yung mga times na it turns the other way around, mga ganun. Mabigat yun para sa akin yung nung narinig ko yun, kasi I've been in that situation several times. Mm-hmm. And it's really hard to understand, but one thing is certain is that you have to continually trust the Lord. Kung ano yung will niya, because you know, sabi nga ng misis ko, she always tells me that my will is not God's will. And I had trouble understanding that, kasi you know, based on my situation, mga experience ko nga sa buhay na I can't even count how many times, but ang daming beses na
like, why, Lord? I ask you sincerely, why, God? Why did you have to let this be? And then I keep comparing myself to others, to other people, like situation, like, pabuti pa si ganito, you know, hindi siya naghihirap. And they don't even seek your face, kind of thing. So it's really, really difficult to grasp the situation. But one thing is certain that I try to keep on hanging to, like, to have faith that God will do something about it. Like, He will use everything that you have, everything that you've been through, everything that, all the pain, lahat ng luha mo, lahat ng paghihirap mo, lahat ng everything. I believe that God will use it for His glory someday. And when that time comes, I do believe that that I will recognize, because I too have trouble recognizing the goodness of God. No. Thank you, Brother Cons. Pastor Tin. Wala siya dito. Wala, mamaya na si Pastor Tin. Okay, sino pa bang hindi nakapagsalita? Brother Jairus, nandiyan ka ba? Or si Sister Minnie muna, ikaw muna, Sister Minnie. Ako siguro, one thing that impressed me is yung kung paano tinawag ni Lord si Samuel. So, sinabi ni Lord kay Samuel is then the Lord called Samuel and he answered, "Here I am." He ran to Eli and said, "Here I am, you called me." So, ang sabi niya, "Lord, here I am. Your servant is listening." So, ang ano ko dun is, may our hearts be always be like that we are always listening to God. Because no matter whatever seasons in life we are in right now, may our heart be right na lagi nating sasabihin, "Lord, here is your servant, I am listening to you." So let not any yung business ng buhay natin, yung problems ng buhay natin, yung success sa buhay natin, let it not hinder us to listen to God and to His will and to His calling and to whatever steps He wants us to take. Because sometimes when we're too wise, we don't want to hear from God. So let's hear from Him straight from His heart, so that we will not go astray. Amen. Amen. Okay, any pahabol bago tayo manalangin? Gusto pa kayong sabihin or any suggestion, comments, or anything? Plus, ano ang inyong prayer request para may panalangin na natin? Amen. Pastor, sa lahat ng ating mga, sa aking mga narinig na mga patutuon natin, yun nga, we must be balanced, no? Na there are times that the Lord will allow such difficult times in our life. Uh-huh. But we must not lose hope, no? Like King David, no? Uh-huh. If you have read that passage in 1 Samuel chapter 30, when their place was burned and their people were snatched, or even the wives of David were taken, and all the blames were put on David, and as if David was really to the point of his life na talagang down siya, na down, discouraged. Mm-hmm. There's depression, lahat ng mga negative nandun na sa kanya. And yet ang ginawa niya, yun sa verse 6, it says he encouraged himself, no? He encouraged himself towards God. Gusto mong sabihin doon yung encourage. He trusts more in the Lord. And if you will read the preceding verses sa passage na yun, you will see that David rose again. Siya ay tumayo, no? Despite from those failures na makikita natin, discouragement, depression, mga setback, no?
sa atin, tayong lahat ay dadaan doon. And yet, encourage yourself, no? Encourage mo yung sarili mo. Kaya mayroong passage doon na sinasabi na bumalik si David na to inquire in the Lord as if he made also a mistake, no? Mm. So, if I may, siguro po, babasahin ko lang para that's in 1 Samuel 30. In verse 6, sabi doon, and David was greatly distressed, for the people spake of his stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David, ito po yung ginawa niya, but David encouraged himself in the Lord his God. Mm-hmm. Yan po siguro yung sekreto sa buhay natin na this, even though sometimes there are things that we don't understand why these things, God allows such things in our life. Pero alam ko, all things, sabi nga, if you are really a believer in the Lord, yun sa passage sa Romans 8:28, that all things work together for good. No? Even though right now, you don't see it as if parang hindi ka naririnig ng Panginoon, bakit ako o bakit nangyayari ito, no? I believe all of us, no, tayo ay dadaan sa lahat ng mga ganyan. Kaya dapat tayo, no, we must continually trust in the Lord. I believe ito yung ano, ito yung ginawa ni David. Kaya tinawag siya na ang taong ang puso niya, ano ba yon? On heart. Yeah. After God's man's after God's own heart, no. He knows how to humble. He knows how to acknowledge his mistake. And then, babalik siya. He encouraged himself to trust in the Lord. Babalik siya sa Panginoon. And the Lord will, ano, surely, makikita mo sa buhay niya na God restore him by the grace of God. Amen. 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 Thank you, Pastor. Amen. Any prayer request before we call it a night? Prayer request namin po yung mga anak namin na nailagay na kahapon sa prayer request natin na patuloy po na yung protection, and tomorrow it's James' birthday. Oh, James' birthday. So yun po. Happy birthday to you. Sa frontliner din siya and Wedge also na sa nagano na siya na sa hospitals. Nagano na siya nag OJT. So parehas January ang birthday nila ni Wayne. Yeah, January pareho. Yeah. Okay. Thank you po, Pastor. Sino pa po? Any prayer request? Sinong ipanalangin? Meron pa po ba? Protection, Pastor, for all of us. Yes, of course. Yes. The whole church, tayong lahat. Ayan, patuloy natin panalangin tong COVID-19 na makulit. Bumabalik-balik na naman, ano? So, yan, nasishout tuloy yung iba nating dapat gawin. So, I hope na wag naman mag-shutdown, pero mukhang hindi naman kasi madami ng vaccinated. No? Pero, ganun din, kung di nyo feel, hindi kayo comfortable na pumunta sa simbahan pag Linggo, okay lang naman po na sa bahay kayo mag-worship. Ako. Pero kung kayo ay gusto nyo makipag-fellowship, welcome na welcome din. Anything else? Wala na? Manalangin na tayo? Wala na tayo dadagdag? Sige, let us pray. Okay. Let's bow our heads and close our eyes. So, papatayin ko na yung recording. Pipray na tayo.